Okay sir, yan ho ba yung sinasabi nga ko yun? O permahan? Between the PL at sa dito nga sinasabi ni Consigliere Noe na Discord? Yeah, ito. After 30 days, 1 million peso. After 30 days, 1 million dollars. Permado ng TGDT. Holder cash account deposit. So, ito naman yung, kwan? Pumirma nang nagbigay ng 2,000. Ah, so meron siyang copy rin naman yan. Oo, siyempre meron kami copy. Pinakuan namin ito. Ito pa yung Cebu. Ay, ha? Pera padala. Pera padala yan. At sinasabi pa nung kwan, si PD, Pink Diamond, hindi raw siya involved na sa Diamond, ay what? Sa volume ngayon, kasi hindi raw siya tumanggap ng single centavo, eh bakit ako ba? Yung 400,000. At saka meron dito resibo, katulad dito, nagpadala sa kanya. Okay? Kaya ako, siguro tama ng kiglat yung mga sinungaling. Ako talagang, so I asked the Madam Congresswoman, to Senator Bongbong Marcos, to the Governor of Ilocos Norte, to reprimanded all these things, do using former President Marcos to rake money from the people, all these things. Ginagawa nila yung LOI, yung letter of instruction niya po Marcos, yung ginagamit nila ng EBL na panggagalingan ng pondo para ibibigay sa mga tao na katulad namin ay nanggagaling sa 780 billion pesos account ng ang pangulipunan. Pagkatapos, nagkikiusap naman ako sa mga tao na tayo, kung makakuha tayo ng pera at bibigyan tayo, ay huwag tayo mag-away-away. Kung kayo, parati ko kay Ardi, patunayan ni Ardi, ni PD, ni Pink Diamond, at saka ni Distura, natuto sila, umarap sila sa korte, at ipaliwanag nila yung side nila. Not to let people squander to each other, mag-away-away tayo in trouble. Kaya lang ang gusto ko lang malaman ng katulad nila, nandyan yung mga alalay nila, may pastor pa. Ha? Ang gawain ng pastor, hindi bakit yung naniniwala niya ganito? Ako, we have a common objective to become rich. This fantastic and hallucination. Ha? Gusto ko magkaroon tayo ng unity. Kung makapaglabas kayo ng pera, yung mga hindi sumali sa akin, it's so good. Kung makapaglabas naman ako ng pera, na kumontra ako at I want to stop all these things, di magkumpay tayo sa mga pera makuha natin kay Distura at saka kay Cantos, di gagawa tayo ng negosyo. Iyon ang maganda. Huwag tayo mag-away-away. That is only things I can say. We are all friends. We establish all this thing in one unity, one brotherhood, paternal, sabi nga nila. Bakit ngayon? Huwag tayo mag-away na sa pamagitan lang ng dalawang tao ay guguluhin nila yung matagal natin pinagsamahan. That's all. And kay Pastor Manawat, si Miss Castro, si Miss Morundos ng Bayambang, Merle Castillo ng Uyong Labrador, Pangasinan, Ubusa, Agnes Ubusan ng Bicol, Joy Salvador ng Kinapawan, North Cotabato, at Sineta Simon ng Baguio at sa Francisca Siso ng Isabela. Magkasama-sama tayo. Pero ngayon, I'm very sorry to inform you, you will be the next target of our legal battle against you because you are not stopping recruiting people. So, diretso lang po yung pag-recruit nila lang? Diretso ngayon at pag-recruit. Sabi pa nga nila, kami ang sinungaling eh. Bakit kami sinungaling? I have my proof. All these things my proof. We have our legal basis. We have all our prima facie evidence. So, sana, whatever the verdict of the court, we must follow. Yan ang kailangan natin. At saka ito nga, matagal na yun. File ko sa MBI. Galing ako sa PAM, Presidential Action Center. May communication ako sa Central Bank. Ha? Kaya dapat nga tayo ay magkatulungan-tulungan na to eradicate all these things.
by all means, by legal form of our battle, we will stop at all costs. All these scammers will be put in jail. Sir, ano yung advice ng Central Bank at yung Presidential Action Center sa inyo? Wala daw ito. Ang sabi ng PAC, Presidential Action Center ito, ito ay scam. Ha? Ito ay scam. Yan ang sabi ng PAC. Hindi totoo ito. Kapag sabi pa ng PAC, eh, pag nahuli na mga yun, isampal-sampal ko sa lahat ng mga dokumento na pinagkastusan namin ng dandaan libo eh. Eh nagtuli, you know our hardship, okay? Ha? Ilan ito? Okay. Tignan mo. Bullion Buyer Limited. Ganyan. Book buy nito na lahat ng miyembro. Oh, nandito. Oh. This is only one part. Ah, North Luzon, Bautista, Malasiki, San Carlos, Alcala, Santo Tomas, Rosales, Tayug, Santa Maria, San Nicolas, Ormistundo, Bayambang, Nabandan, Lupao, La Union, at saka Tarlac. Meron pa akong kinapawan North Cotabato. Meron pa akong sa Mindanao. Meron pa akong sa Agusan. That is the scope what we are doing now. This their operation is nationwide. At nakapagtataka ka naman, wala kami opisina. Ha? Saan yung opisina niyo pala? Eh, wala. Wala kami opisina. Doon sa Chowking. Ha? Chowking. Doon kami nag-usap. Doon siya sa President Hotel. You know, sabi pa nila, Rombinho. It's very sad na sabi pa nila, Rombinho. Ha? Eh, doon kami nag-meeting sa paniki, Rombinho. Guys. Sabi doon, Rombinho, nag-meeting kami sa President Hotel sa Lingayen. Rombinho pa yun. Ibig sabihin, eh paano, marami kaming magpapahil na kaso na kasama ko. Kaya lang, Rombinho nga. Nandun kami, kumuha kami, doon kami nagpapahintag doon sa Paranaque, doon sa pisina, doon na sabi nila, sa Lugawan, sa Paranaque. Doon kami nagpapahintag ng PL, bahay kami 2,000, gano'n. At saka masakit pa dito, ha? Premium yung baon. Tira ka masakit. Masakit doon. Kung wala ka namang 8,000, 10,000, hindi ka makakapunta sa Paranaque. Mag-alkila ka ng van. So, what is this foolishness they are doing to us? Okay, sabi mo sa akin, bakit ka ako ang amo? Nag-start ako sa September 11. Bakit ka lang ako nag-demanda ng March 5? Sawa na ang tao. Ayaw ko na ako at ang pamilya ko ay mapagbuntunan ng mga pinangakuan namin. Yan ang gusto kong malaman ng tao na it is not my personal motive. Just, I have grudge to anybody, no. I'm longing for truth and truth will set me free. Yan po lang masasabi ko. Kaya marami pong salamat sa inyo, mga alan, Mr. Publisher, na thank you very much na nagpunta kayo at nabalitaan ninyo na there is something problem legally dito sa Bullion Buyer Limited. And maraming salamat sa inyo. At sana po matulungan ninyo kami na maipadala ang kahilingan at hinahing ng bawat isa sa amin dito na nagtiwala sa Bullion Buyer Limited. Yan lang po at saka the number one objective why I exposed all these things para malaman ng mga kapatid natin na Muslim at Kristiyano sa Mindanao na tikilan na natin ito at sabihin natin na sa ating mga kasama na huwag nang papasok ito dahil hindi totoo po nung galing ako ng Baguio kwan na nagbibilang na sila ng pera sa bako kaya yun po.